ng matulog nung nakamilka. Kasi siguro pagod na pagod ako yun. Kaya ako nung hindi nung panghaling tapat ako. Buti na lang nagising ako sa panood ng pendulum clock na narinig ko din sa panaginip ko. Basta yan, may mga pangitain na naman sa buhay ko na mangyayari. Hindi maganda. Para akong nasa ibang lugar. Sa ibang bansa. Tapos, yung taong kumukup sa akin, hindi daw siya normal. Kaya lagi wala akong tumatakbo sa tao. Lalo na sa bahay ng parang haunted house. Ashback. Hey guys, maglalaba ako ngayon. I'm so tired. Oh, go away. Thank you.
End of flashback. Grabe naman ang panaginip ko. Kaya kayo guys, huwag kayo matutulog ng naka-makeup. At saka pag pagod na pagod kayo, kailangan uinom muna kayo ng maligamgam na tubig. Tapos, konting pahinga bago tuluyang pakadala na sa antok mo. Meanwhile, binabantayan ni Ambon yan, yung mga butikin mo, pagbaba ni damak. Di ba humahalik sa lupa ang mga butikin pag alas sa isa ng hapon? Ayun siya. Kailangan ko siyang mahuli nit. Ang bilis tumakbo ng butikin. Nabuang nga ako. Tumakbo na siya. Guys, gumawa ako ng ganito para makuha at mahulog siya. Nakaabang na siya, hulihin niya ang mga butiki. Napatay na ni Ambo ng isang butiki, nilalanggam na. Inaabangan na naman niya yun, isang yun, papatayin niya yun. Meron akong cabinet dito ng mga wines at saka mga red wines ko eh. Nung naglilinis kami, nakita ko siya may itlog siya dito. Ayun siya, maliit, dalawa. Kaya pinabayaan ko lang siya sa itlog ng butike. Si Ambon, mahilig kumain ng mga butike!